Matapos questionin ng kanyang kampo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy at kung ano ang kanyang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is Are you a lawyer? Hindi, tanong lang. Hindi kasi yung tanong ni ano nung abogado ni Pastor Kibuloy doon sa isang reporter. Are you a lawyer? Nung sinabing hindi, medyo ano. Kaya nga ang tanong dito legally is Pastor Kibuloy a fugitive? Alam niyo po, according to the law, may mga jurisprudence, hindi pa po siya fugitive kasi hindi naman po siya convicted, 'di ba? Hindi pa po convicted si Pastor Kibuloy. So he is not considered to be fugitive. 'Yan ang paliwanag ng abogado ni Pastor Kibuloy. Hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any it is. So he can question their motives as much as they want. Pinaaaresto ng korte si Ayun na. Ayun na po 'yung sinasabi ni Pangulo Marcos, parang hindi niya ata kabisado 'yung mga nangyayari kasi hanggang ngayon pinagpapatuloy pa naman ng pakikipag-appeal ng abogado ni Pastor Kibuloy. Ang question kasi dito, kaya medyo uminit ito, yung proseso ng 10 million na patong, di ba? Medyo may pagkamali po yun. May pagkamali po yung ganong klaseng ginawa ni Abalos. Tapos, actually, pinahamak nga siya ng kanyang pagiging bida-bida. Pero nagtataka lang ako. Bakit may mga ibang vlogger na DDS na hindi binabanatan si Abalos? Hindi, ako nagtataka lang na hindi ko alam. Bakit kaya? Tingnan ninyo yung mga DDS vlogger na hindi bumabanat kay Abalos. Tanong ninyo. Anyway, ito nga yung kinaiinisan ng iba. Bakit kanyo? Kasi nga, may sabi nga ni I think it was Ka Eric who said dati, pag mga terorista, mga talagang number one terrorist, usually ang pabuya nga para mahanap, 5 million. Ito na yung mga top wanted na mga terrorist, 5 million lang. Tapos kay Pastor Kibuloy, 10 million. Di ba? So, una, mali na kagad yung bakit ganun kataas? Talaga bang desperado na kayo na mahuli si Pastor Kibuloy? Meron ba kayong hinahabol? Di ba? Ano ba ang hinahabol ninyo at gusto ninyong mahuli? Si Pastor Kibuloy ba talaga ang hinahabol ninyo? O si Pangulong Duterte? Di ba? Pangalawa, nadula si Bidabidang Abalos at sinabi niyang galing sa kanyang mga friends o concerned friends, di ba? Alam nyo, meron talaga tayo sa batas niyan. Di ba? Bawal ang tumanggap for whatever purpose. Bawal ang tumanggap ng pera o donasyon for whatever purpose, ha? Yan ang nakalagay sa batas. Hindi ho tayo naglagay niyan. Batas po yan. For whatever purpose, bawal ang tumanggap ng pera. Di ba? So ano ibig sabihin nito? Bakit tumanggap mula sa private? Sa totoo lang, ang laki-laki ng confidential funds, intelligence funds ninyo, DILG for sure meron yan kasi mga uniform personnel sasakupan yan, di ba? So meron kayong intelligence funds and confidential funds and yet hindi ninyo ginamit. Instead, humingi kayo sa kaibigan nyo. Ang tanong, ito tanong. Sure ba kayo na galing ito sa mga kaibigan ninyo? O baka naman galing ito sa intelligence funds ng DILG o ng kapulisan? Hindi nyo lang sinasabi. Kaya lang, kasi siguro naisip nila, ito naisip ko ha, maaari, naisip ko lang na baka siguro kaya nila sinabing galing sa private para hindi mapuna. Kasi kung galing sa
gobyerno kay questionin. Tax ng taong bayan, ginamit ninyo para lang mahuli ang isang kalaban ninyo sa politika. Diba? Aminin na natin, hindi naman ho ito about law. This is about your enemy sa politika. So, ginagamit ninyo yung inyong authority para ma-pin down yung mga kalaban sa politika. Eh kung kinuha ninyo from the intelligence funds, malamang sa malamang babatikusin kayo. Diba? Kasi pambihira, naghihirap ang bawat Pilipino, kukuha ka sa pondo para iba panghuli lang sa kalaban ninyo sa politika. Tama, mali? O, siguro, iniwasan nyo yun. Diba? Iniwasan nyo. Eh, ang problema, sinabi nyo naman, dahil sa pagsisinungaling ninyo, di umano, ay sinabi nyo galing sa kaibigan ninyo. Which is, also, mali. Diba ho? Mali ho yun. So, anong ibig sabihin po? May malaki ho tayong problema. May malaki ho tayong problema kung bakit ho nagkaganire. Kung bakit ho nagkaganito, eh, talaga namang ibig sabihin po ay kayo po ay desperado na to the point na nagkakamali na ho kayo sa batas nang hindi nyo alam. At dahil kayo ay bulag na sa katotohanan, kaya kayo po ay kung ano-ano. Naalala ko dito, mga kababayan. Naalala ko dito yung ano eh, yung sa Egypt, yung panahon ni Moises na yung Pharaoh, di ba? Sa panahon ni Moises. Anong sinabi doon sa part na yun, di ba? Sabi doon, God hardened his heart, Pharaoh's heart. Ibig sabihin, pinatigas. Ginawang ano, parang hindi na alam yung tama at mali. Di ba? May ganun na. May ganun na ho ang, bakit to ganun? May purpose po ang Panginoon dun. Ako, for sure ako sa mga nangyayari na to. May purpose eh. Tingnan ninyo. Hindi ko alam kung ito ang dahilan para mabura na sa mapa ang gobyernong ito. Nasa pangumuno ng ating mahal na presidente, sabi nga ni Boss Dada na si Marcos. Yun ba ang dahilan nito? Hindi natin alam. Pero tingnan nyo, one day, eto, mark my word. Ha? Mark my word. Okay? One day, babaliktad ang mundo. At magsisisi ang gobyerno ito sa pinaggagawa nila. Mark my word. Kasi nakalimutan ata nila yung pang-aabusong ginawa ni Marcos Sr. ay pinagbayaran din. Nakakalungkot nga eh. Kasi sa totoo lang, pinagbayaran in a sense, hindi sila nakauwi dito sa Pilipinas. Yung mga tagong yaman nila ay nasequester. Yung labi ni Ferdinand Marcos Sr. ay hindi mailibing-libing. Although, si Pangulong Duterte pa ang naglibing noon, di ba? Isipin mo, si Pangulong Duterte. And yet, ganito nila ginigipit ang taong naglibing sa kanilang ama. Mr. President, is this how you repay a good man? Hindi ako, nagtatanong lang ako. Is this how you repay the man who allowed your father to be buried doon sa cemetery ng mga bayani? Is this how you going to repay him? Alam mo, baka nabubola ka ng mga nasa paligid mo at nakalimutan mo na ang iyong pinanggalingan. Hindi, yun ako ha. Yun lang po ang tanong ko. Sana ho maisip niyo yan. Buloy at iba pang individual dahil sa paglabag umano sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at sa pagkakasangkot din umano sa Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Hiwalay pa yan sa mga hinaharap niyang kaso sa Amerika.
Pero sabi ng mga abogado ni Kibuloy, wala raw legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Tinanong ang Pangulo tungkol kay Kibuloy sa pagdalo niya sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project na inaasahang magiging operational sa huling bahagi ng 2025. Bukod sa dagdag supply ng tubig at kuryente, may epekto rin ito sa komunidad. Ayan, sabi pa nitong ito. Isa, sabi ni Samurai, ha, Tupik, sa SMNI pa humingi ng tulong para manalo, mawala ang utang ng loob. Alam mo, tama kayo dyan. Diba? Among all, since hindi nila manipulate yung ibang istasyon, kasi tandaan ninyo, SMNI pa nga nagbigay, tandaan ninyo ha, etong si Marcos, yung team niya ang nanghingi ng questionnaire sa SMNI. SMNI nagbigay naman sila. Alam, naalala niyo yung kwento na yan? May isang presidential candidate na humingi ng question ahead of time. SMNI lang ang pumayag doon. Yung mga ibang istasyon, kaya hindi inatenan kasi alam ni Marcos na hindi niya gagawin ng ibang istasyon magbigay ng question ahead of time. SMNI lang ang forum na pinayagan at hinayaan ho ito. Binigyan ho talaga ng pagkakataon ng SMNI na alam mo yun, makakampanya si Marcos. Tapos biglang ganito. Duterte, ganito pa ang ginawa sa SMNI. Sabi ko sa inyo, ulitin ko ha, lagi sinasabi yan. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Ha? Sa ating konteksto ay ganito, ang lahat ng bagay magagawa mo, malaya kang gawin, ngunit ang consequence ay hindi malaya. Ano ibig sabihin? Merong balik yan. Darating ang panahon na babalik, kung ano yung ginawa mo ay babalik sa'yo. Ngayon, malayo mo siyang nagagawa. Ikaw kasi yung nasa kapangyarihan, kaya mong gawin ng lahat ng bagay. Pero one day, isang araw, hindi ho, ano yan, merong, hindi, mali naman po kasi yung karma digital, ano ko dyan sa karma digital. Pasensya na ho ha, basagin ko na yung trip ng iba. Hindi kasi ako naniniwala sa karma. Pagpasensya nyo na, yung karma na yung paniniwala, yan ng mga pagano. Hindi ako naniniwala sa karma. Ako naniniwala pa ako na sa salitang hustisya. Kasi God is a God of justice. Darating ang panahon na lahat ng ginagawa mong kasamaan ay babalik sa'yo. Yun ang dapat. Justice. The water supply from the Wawa Bulk Water Supply Project is set to increase from 80 million today to 438 million liters per day once phase 2 of the project of the Upper Wawa Dam starts its operations the end of 2000. Oo nga, kaya nga pagano ito, kinorek pa ako eh. Pagan practice nga ang karma, same din yun. 25. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. Para sa GMA Integrated News. Ayun, so yung palang event na yun, event yun for press release. So itong nangyari ay siyempre nagkukumahog na sila, magsosona na, kailangan na nilang, alam mo naman, kailangan nilang mag-ipon ng mga accomplishment, oh, di ba? So yung mga accomplishment na yan ay kanila na pong iniipon, kunwari meron. Pero sige lang, trip nyo yan eh, di ba? Kung ako sa inyo, maglabas na kayo ng briefer. Yung brief, ilabas nyo na. Ilabas nyo na yung briefer sa mga vlogger ninyo. Kasi mga vlogger ninyo, pag hindi nyo binigyan ng script, tatanga-tanga eh. Hindi totoo ha. Yung mga vlogger ninyo, pag walang script, parang mga bobo talaga eh. Parang kailangan subuan mo muna sila bago sila makapag-vlog. Eh yun yung isang veterano daw, di umano siya. Sobrang tagal niya daw as ano, yung I know my job. Yung veterano na yan eh, pag nag-vlog nga yan, parang hindi mo alam kung tanga o bobo. Mamili na lang kayo.
Bakit kanyo? Eh kasi yung pag-explain niya, it's a common sense. It's a common knowledge, ika nga. Di ba? Parang, okay, alam na namin yan. Binasa mo lang. Di ba? Binasa mo lang. Ganun lang. Oh, may balita siya. Oh, Duterte, ganito. Oh, di ba? Oh, ha? Wow. Ha? Si Duterte, ganito. Oh, ha? Wow. Puro ganun eh. Hindi man lang magbigay ng opinion niya, malalim na pag-uunawa. Wala. Oh, ha? Wow. Puro ganun eh. Oo, yung sabi niya matagal na daw siya sa media. Matagal na daw siya sa media. Ah, veterano na daw siya. Pero yung datingan niya tsaka yung utak niya parang bulok na. Siguro sa sobrang tagal niya napanis na. Malamang inamag na. Hindi, kasi sa totoo lang feeling ko inamag na yun eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung tao na yan puno ng yabang sa katawan. Alam mo, ito ha, tandaan niyo ito ha. Ito sa lahat po ito ha, hindi lamang po ito sa mga vlogger ha. Tandaan niyo ito ha. Pag kayo po ay mayabang at ayaw magpakorek, ayaw matuto sa iba. Kasi nga mayabang eh. Pag-iiwanan kayo ng panahon. Parang katulad niya ni Mike Tae. Napag-iwanan ng panahon. Yung argumento niya, argumento ng mga tanga. Kasi nga siguro dahil hindi nagpapakorek, nung kinorek siya ni Pastor Kay Buloy, nagdabog. I mean, si Pastor Kay Buloy na yun ha. Eh how much more kung i-correct ka ng kapantay mo? Hindi, totoo, di ba? Diyan mo kasi, alam mo may maganyan tayo sa antas ng buhay natin eh, di ba? Sa antas ng buhay natin na parang, ah, pantay lang tayo ah, hindi mo ako pwedeng i-correct. May mga ganyan tayo sa buhay eh. Oh. Pero pag boss kita, sige pwede. Pero pag pareho lang tayo, di mo ako pwedeng i-correct. Pareho galing ni Attorney Libagan. Di ba? Si di ka abogado, so hindi ka pwedeng i-debate. Mga ganyang style. Di ba? Yan yung mga taong nabubulok na yung utak. May mga taong na yung utak nila, tawag dito, may inaamag na. Eh kasi nga ho, ayaw nila na natututo sa iba, sa mas mababa sa kanila. Kasi alam mo, sa totoo lang, you would learn a lot of things. Not just from your boss, but from simple people. Yung mga nasa kalsada, may mga simple silang karunungan na akala mo porket mas mataas ka ng antas sa syudad. Diba? I mean, antas sa social class ba ika nga? Eh, ikaw na yung pinakamarunong, wari, itong parking attendant, hindi ka papaturo sa kanya, ah, bobo ka kasi wala kang pinag-aralan. Hindi ho, hindi ganun yun. Ha? Alam nyo, marami kang matututunan sa mga tao sa karsada eh. Sa katunayan, mas marami pa silang alam minsan eh. Dahil nga po sa kanila, yung kanilang street smart ika nga, they survive the toughest and the most complicated life in the street. Natutunan nila yun eh. Ibig sabihin, unlike yung mga professor, hindi ko naman sinasabi lahat, ha? Pero yung mga professor, yung mga PhD, natuto lang sila through book. Eh, totoo. In other words, teorya, ika nga. Natuto sila, magaling yung libro. Diba? Marami ka. Hindi ako, sa totoo lang, ang dami kong Ang dami kong kaklase nung high school na matatalino, magagaling. Academics, pinagtatawanan ako. Kasi dati talaga, aminado ako pagdating sa academics. Mahina talaga ako. Ayoko kasi talaga. Sa totoo lang, bata pa lang ako, ganito na ugali ko pag hindi ko kursunada yung teacher. Ay, hindi. I mean yung subject. Pag di ko kursunada yung subject, yung feeling ko wala naman matuturo sa buhay ko. Hindi talaga ako sinisipag mag-aral eh. Although, mali din yun. Pero hindi ko gina-justify. Pero gayon pa man, may mga kaklase tayo magagaling talaga sa science. Lahat ng chemistry alam. Lahat ng biology alam. Kung, talagang pagka inanong mo siya. Pero ngayon, pag nakita mo siya ngayon, nagtataka bakit ganun ang buhay nito. Matalino to nun ah. Bakit ngayon bobo pa rin? Ba't naging bobo?
Kasi nga sa sobrang taas ng talino, ayaw na magpaturo, di ba? Di nyo ako sinabihan, naka-live na pala sila. Puro ako daldal. It's okay, it's okay. Alam mo, walang problema na magkasabay-sabay tayo. Wala namang problema yan. Ay, kasi pwede naman, may replay naman eh. Ah, yan nga ang kinagandahan ng ano eh, ng social media. Sa social media may replay. Kasi dati sa television walang replay eh, di ba? At ngayon meron ng replay kasi may social media na eh. Tsaka meron na nga din yung ano, yung nare-record, di ba? Yung tanda ko yun, nauso yun. Yung programa sa cable. Naalala ko noon, ini-schedule yun eh. Ngayon, hindi mo na kailangan i-schedule, ibalikan mo na lang sa social media. Kaya okay lang, naintindihan ko. Naka-live din si Boss Dada eh. Naka-live, hindi ko nakita yun sa'yo, pero naka-live din si Boss Dada. Live pala tayo sabay-sabay. Okay lang yun, walang problema yan ha. Pwede naman i-reply sa social media. Eto, bye, ano kaya ang sitwasyon ng military? Wala ba silang gagawin? Eto. Gusto niyo nang ikwento ko yung chismis. Kaya lang, wala pa ata masyadong nanonood na kay Boss Dada pa iba eh. Gusto niyo na ba ikwento ko yung chismis? O mamaya na lang. Mamaya, ikwento natin chismis pagka marami na akong nanonood. Tsaka natin, paalala nyo na lang kasi tungkol dyan yung chismis ko eh. Tuloy natin tong balitan to. Tapos na yan, okay? So, eto, pakinggan natin ito. Maganda ho kasi itong paliwanag kung bakit hindi tama ang private donation. You cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. Nako? That cannot be because that is right to... that invites any and all temptations. Oh. Alam nyo ba na itong si Carion, si attorney ay guro? Ito yung mga gusto ko maging guro, Carisalo. Kasi pag nagpaliwanag, kahit malalim mo yung kanyang pag-Ingles at saka yung law, matututo ka. Ang mga ayokong teacher, siguro sila attorney Libayan. Yung mga teacher na yun, walang mangyayari sa buhay ko. Oo, totoo yung mga ganyan, Attorney Libayan, o di kaya si Attorney Gadon. Ay, hindi na pala siya attorney. Di ba? Siguro kung mga ganyan ang teacher mo sa law, si Attorney Gadon, saka si Attorney Libayan, siguro talagang kesa na tumalino ka, baka lalo kang bumagsak sa bar. Di ba? Eto, magaling ito eh. Magaling ito. Kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. Oh, so kumbaga rumor lang 'yan. Oh. And what would prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there. And that is why Republic Act 6713 is precisely crafted. Correct, Your Honor. I sustain. Nakaputang yun, ang galing. Alam mo, sa totoo lang, tama yung punto niya dito, eh, di ba? If we would allow that, di ba? If we will allow that kind of system and accepting donation, ang problema, ngayon na may plano siyang tumakbong senador, which is obvious naman. Sabi ko nga sa inyo, ipapuputol ko, wag na, yung kuko na lang, kuko. Ha? Pag hindi tumakbo yan. Isang bagay lang ang ano eh, ang rason, baka, pag hindi, kaya hindi tatakbo yan si Avalos. Ako alam ko eh, kasi may mga kinu... Ayoko na yung kwento. May mga kinuhang mga propagandista yan eh. Kaya alam kong tatakbo yan eh. Tapos matindi pa ang ano niyan, ang ginagawa niyang pagbida-bida sa social media, sa media, kahit nga ho, di ba, pati yung sa teleserye, sinalihan na. Kaya alam mong tatakbo yan, obvious na obvious. Kung ngayon niya, tumatanggap na siya ng private, ulitin natin ha, private money. For the capture of Pastor Kibuloy, paano pa kaya yung pagdating ng panahon, di ba, na siya ay tatakbo ng senador, hindi kaya siya nangongolekta ngayon? Di ba, hindi ba siya nangongolekta? Hindi natin alam, ha? In order to curtail any and all such possibilities.
Alam niyo yung cartel. Oh, yun yung cartel, yung ginaganon sa likod ng window niyo, cartel. With the question po na pwede ba yun, the information is different or yung the crime alleged is rape tapos biglang iba na forfeiture or confiscation of property, which is hindi naman siya kasali sa penalty, hindi talaga siya tama legally, because even sa constitution, it is already enshrined in our constitution, it has guaranteed our right, especially of the accused, the right to be informed of the cause and nature of the accusations against him. Itong objection, Your Honor. You sustain. Ikaw na nga yung nag-object. Ikaw pa yung nag-sustain. Labo ni Bonnet. Nangyari sa atin kasi, okay, ibang allegations, iba yung information, iba na din yung penalty, which is not in the revised penal code. In fact, kung na-mention nga yung playbook, di ba, based ito sa USA, ang nangyari, ganun din yung attempt. I-confiscate, i-freeze, i-seize ang properties ng Kingdom of Jesus Christ. But the crime is against the allegations, these false and founded lies is against Pastor. However, they failed. Alam mo ha, isipin mo, tama talaga eh. Akala ko ba ang allegation is pang-aabuso? Akala ko ba ang allegation is rape? Akala ko ba ang allegation bakit ifini-freeze yung mga gamit? Yung mga property? Bakit ganun ang gustong gawin? I mean, ganun ba dapat ang nasa batas na pag ikaw ay inakusahan na bilang, halimbawa lamang, ikaw ay inakusahan na mamamatay tao, if you freeze ba yung gamit mo? Alam mo, may kwento nga ako dyan eh. Isa pa ang kwento. Alam nyo ba yung isa sa mga binigyan reward money, yung sinasabing, di ba, may mga kasama siya na iba, tigo 1 million. Alam mo ba yung isa dun? Singer lang, praise and worship singer lang. Kinasabing, anong kasalanan nun? Kumakanta siya? Anong kasalanan nun? Hindi nga nila nang aabuso sa pagkanta, nang aabuso. Ang layo talaga eh. Kaya lang kasi, parte daw ito ng yung mga top leader ng KOJC, yun yung mga kinasuhan. Kaya dito, malalaman mo, ang pinipilay nila dito, hindi lang si Pastor Kiboloy, the entire KOJC ang pinipilaya nila dito. Kasi none of the properties, even just one property, walang nakapangalan kay Pastor. Because they are different, separate entity. And even here in the Philippines, there's already a clear distinction, separation of church from the state. Diba? So kaya nga, that is inviolable. In fact, objection, Your Honor. Sustain. Very respected yan, kaya exempt pa yung mga religious from taxes. Ganyan ang pagtingin ng Constitution, lalo na sa mga religious organizations. Aside, wala nga sa pangalan ni Pastor Kibuloy, bakit kinisikwesta? Alam mo, sa tingin ko, pera dahilan nito. Pera. Talagang gusto nilang maubusan ng pera si Pastor Kibuloy. Diba? Para talaga makakimkim ng gobyerno na to. Ano kaya yun? Bakit kaya, no? Gagamitin kaya yun sa pagtakbong senador? Hindi ko alam, ha? Ako nagtatanong lang. From that, we have to consider that it is basic under the rules that once the investigating prosecutor has already resolved the case during the preliminary investigation, then it has to be consistent with the information to be made. So meaning to say, kung ano lang yung nasa case, meaning to say, maganda yan, ha? Tandaan yan. Lang yung binigyan ng opportunities ng respondent to defend himself during the preliminary investigation. At ano lang yung na-resolve, yun lang dapat. Play lang natin namin, papatayin ko lang yung camera, mabilis lang, ha? Mabilis lang. But yung information na mag-reflect, it should be consistent. Okay? Ang masabi ko lang dun, kasi tamang-tama na itong aking mga magagaling na kasama. Pero merong maganda explanation yan. It violates the principle of law called coram non judice. Okay. Coram non judice means not before a judge. If the allegations in the complaint or if there are no allegations in the complaint, then the information has no basis. So, kumbaga, kumbaga, akin siya sa hindi mo pwede ma-prove yung hindi mo inalleds. So, doon nga sa affidavit complaint ni nung complainant dito, wala naman siyang allegation na nakalikop siya ng maraming pera because of human trafficking. Ang nangyari, nandun na sa resolution, dinagdagan pa anti-money laundering. So, parang
akin to a violation of the principle of law of coram non judice. Because it is not properly alleged, it should not have been stated in the resolution, nor should have been it stated in the information. No basis po. Parang ganun lang po. Oo. Thank you, Attorney Dion. Ana, meron lang akong gustong yes, malinaw, no? Kasi narinig ko yung donation, yung solicitation. Di ba, sir, pagka nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng, ano, ng donor's tax. Dapat ba yan nire-report? Halimbawa, yung kaibigan ni Mr. Abalos, kailangan mag-file sila ng donor's tax, ganun ba yun? Oo, correct yan. Hindi siya nagsabi, eh. Galing daw sa kaibigan niya, eh. Wala naman nagtatanong sa kanya, sinabi lang niya. Ako nagtanong ako sa kanya, saan galing yung pondo? Kasi nakita ko yung logo ng PNP at saka DILG. So ang iniisip ko noon, pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno. Eh sabi niya hindi, galing daw sa kaibigan. Nako, nadali sila doon. Baka nakulangan lang siguro ng research po si Secretary Abalos. Mabait. Kung mabasa natin yung Section 7D Republic Act 6713. Mabait pa ito si, ano, si attorney, di ba? Sabi niya baka nakulangan ng research. Hindi niya na sinabing bobo, no? Galing din ito ni attorney Karen, ano? Simple lang pero rock, di ba? O, totoo eh. Kasi tama nga naman, abogado. Abogado daw si ano eh. Ewan ko nga ba bakit naging abogado yon. Pero abogado daw si, etong si ano, si Abalos. Pero and yet, kulang sa research. Hindi ko, alam mo, hindi, dito nga yung sinasabi ko eh. Nabulag na ata talaga sila sa obsession nila kay Pastor Kibuloy. Sa sobrang obsession nila, they want to prove na kaya nilang gawin yan. Akala kasi siguro nila na pogi points para sa kanila yung mahuli si Pastor Kibuloy. Akala nila naniniwala ang mga tao na si Pastor Kibuloy ay masamang tao. Hindi nila alam na maraming kabutihan na nagagawa si Pastor Kibuloy na nare-realize siya ng mga kapwa Pilipino. Alam mo ito, ah, simple lang yan. Kami nga po eh, baka akala ninyo porket kami ay sinasama ni Pastor Kibuloy ay ni Pastor Kibuloy ng KOJC sa mga event nila ay kami po ay kanila na pong na-brainwash. Hindi ho. Kasi una-una, kung ako nananatili po ako sa pananampalatayang pinaniniwalaan ko at hindi po kami pareho ng KOJC. And yet, what we saw and what we are seeing pala, eh, talaga naman itong grupo ng KOJC ay sobrang maayos na tao. Kasi nga po, dahil sa kanilang pinuno na si Pastor Kibuloy. Alam nyo, maniwala kayo o sa hindi, pero sobra ho nilang, kung maaari ko lang ikwento ang lahat ng mga nangyayari sa loob ng SMNI at KOJC, kung malaya ko lang maikikwento lahat, maniwala kayo, sila ang tinatawag ko na peacemaker. Lagi nila sinasabi, huwag nang mag-away, magmahala na lang. Kahit yung may mga atraso sa kanila, eh, kinukonsider pa rin nilang kaibigan. Ibig sabihin, yung kabutihan mo na yon na makikita mo sa mga membro, anong pinangkaugatan nun? Dahil yun ang pangaral ng kanilang pastor. Di ba ho? So yun pala, makikita mo na kaagad na etong obsession ni Abalos, eh, na hindi niya, akala niya siguro, maraming galit kay Pastor Kibuloy dahil doon sa malalang sinasabi nila kay Pastor Kibuloy na kesyo ganito, na alam natin, ultimo nga, di ba, yung witness ni Ontiveros na nagsabi ganito, wala na. Bakit, kanyo? Eh, kasi nga, puro sabla yung mga pinagsasabi. Oh, yung record na keso nandun daw, nanakit daw, eh wala na siya sa kingdom nung time na yun. So alam mo nila na palpak yung mga yun, and yet they thought na pag nahuli namin ito, magiging pogi points kami. Eh ito si Abalos, kaya ganyan yan, kasi tatakbo yan eh, na senador. Kaya ho ganyan yan, na gusto niya mahuli talaga, idadagdag niya sa credential niya yan. Hahatid ko ang justice. Alam mo, Secretary Abalos, pagbalibalik ta rin mo, palpak ngayon ang crime sa ating bansa. Lumala ang krimen sa Pilipinas. At ikaw ang pinuno ng DILG. Nasa ilalim mo ang PNP.
bakit pumalpak ang krimen sa Pilipinas, lalong umaangat ang krimen. Ang pumalpak ang peace and order. Ibig sabihin, palpak ka, Mr. Secretary. Secretary Abalos, sablay ka, palpak ka. Ang tagumpay lang sa'yo ay yung merong kang TV series na nasalihan. Yun lang ang accomplishment mo. The rest, puro kapalpakan ang ginawa mo sa gobyernong ito. Simulat sa pool pa lang, from Bantag, from Tebes, ngayon kay Pastor Kibuloy, lahat ng ginawa mo dyan ay puro kapalpakan. Ultimong yung nahuling droga, yung sa checkpoint, kapalpakan mo yan. Diyan ka nagbida-bida sa presidente, muli yung numerong ibinigay mo, napahiya tuloy ang presidente dahil sa'yo. Ikaw ay palpak. Kahit anong gawin mo, pagkuha ng mga vlogger, kung palpak ka, palpak ka. Kahit ano pang gawin mo. Ulitin ko, kumuha ka naman ng sobrang daming vlogger, kahit basta palpak ka talaga. O, hindi mo na mababago yan. Ayusin mo trabaho mo. Swak na swak talaga siya, because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. That cannot be, because that is right to that invites any and all temptations. Oh, kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. Oh, so kumbaga rumor lang 'yan. And what would hindi 'yun rumor? Totoo 'yun, attorney, totoo 'yun. Prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there. And that is why Republic Act 6713 is precisely crafted in order to curtail. At saka ganito na lang, mga kababayan. Ito, makinig kayo. Kung secretary siya, ginawa niya yan, tumanggap siya ng donasyon for whatever purpose. Okay? For whatever purpose, and he is not being transparent. Kasi ganito eh. Sasabihin niya, kasi justification nila, hindi naman sa amin napunta yung pera eh. Hindi naman donasyon yan sa akin eh. Donasyon yan para to reward money. Diba? Yun ang pwedeng kanilang argumento. But still, dumaan sa'yo. Ayaw mo sabihin kung sino nagsabi, kung kanino galing. Paano namin malalaman na yan lang talaga yung sa pera na idinonate? O yan lang yung talagang perang ibinigay? Kung ayaw mo sabihin kung sino yun. Diba, sabi nga nila, dapat may donor's tax yan eh. O ibig sabihin, you're not being transparent in receiving something for a reward. Paano kung sakasakaling mas malaki pa pala? Since hindi ko, tanong lang naman. Malay ko kung meron kang, hindi ko alam. Di ba? Tanong lang naman, tanong ha? Hindi ko sinasabing magnanakaw siya. Tinatanong ko lang naman kung magkano yung total talaga niyan. Totoo bang 10 million lang? Tapos yung para doon. Ako'y nagtatanong. Kaya nga maganda, maging transparent ka. Kesa sa pagdudaan ka ng tao. Kasi ayaw mo maging transparent. Sino ba nagbigay niyan? Yun ang tanong doon. Kung ginawa niya yan bilang secretary at naging senador yan, pwede niya rin gawin yan. Pwede rin dyan tumanggap ng donor para kunwari sa isang particular na proyekto. This project is donated by a friend. Hindi pwede yun. Even if hindi sa'yo napunta yung pera, the mere fact na ikaw ang tumanggap, ikaw ang dinagdaanan ng pera, mali din po yun. Kaya nga kung nagawa mo bilang sekretary yan, maaari mong magawa bilang senador. Tama, mali. Tama po ba yun? Naaayon po ba yun sa batas?
Again, ha, I'm not saying may nakuha ka, may natanggap ka, o ikaw ang tumanggap ng pera. Sabi nga ng ano eh, for whatever purpose, eh, mali yun. So, kung hindi mo inatanggap ngayon na mali yun, so pag nag-senador ka, gagawin mo din pala yan. Tama, mali. Oh. Any and all such possibilities. Oh, di ba? So, grabe ho, grabe ang ala Mayor Ferrari, oo nga eh. Si Mayor Ferrari, isa pa yan. Ang lakas ng loob na sabihing galing lang sa friend ko. Di ba? Ang lupit talaga. Kaya nga, alam nyo mga kababayan, ha? Nakakalungkot, pero ito na ho talaga yung panahon na parang ang kanila po talagang bitamina ay anesthesia. Diba? Yung bitamina nilang anesthesia.